Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagong updates patungkol kay Mean Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Mean Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mean at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ipinakakalat po ng mga toxic mainers na hindi ko rin naman po maunawaan bakit nila ipinagkakalat ang mga ganitong bagay. Dalawa po eh. Una, pinagkakalat po nila, comment po sila ng comment ano, sa mga pictures ni Alden Richards sa kanyang panibagong teleserye. Ganun na rin po yung mga pictures niyang nakikita online. At sinasabihan po nila na si Alden Richards ay may iniindang malubhang sakit dahil nga po sa pagbabago ng katawan nito. Yun ho yung kanilang sinasabi. At paayos daw ito ng paayos kay Doktora Vicky Bello. Dahil nga daw para mapagtakpan ang sakit na dinadaing ni Alden Richards, yan po yung kanilang unang pinagkakalat. Nakaklaruhin po natin. Ikalawa, pinagkakalat din naman po nila no, na ito nga po, no, tuloy na nga po ang magiging proyekto ni Maha Salvador sa ABS-CBN. Sinasabi rin po nila na kasama po si Miles Ocampo, isasama rin po nila si Mean Mendoza sa paglipat po sa ABS-CBN. Para nga nang sa gayon ay magkasama na po si Mean Mendoza at saka po si Panot sa kaiisang network laman at magawan na ng panibagong proyekto. Yan ho yung kanilang ikalawang ipinagkakalat. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kinamin at si Alden, pag-uusapan po natin yan. Hindi natin nahahayaan na balahurain nila ang mga pagkatao, ang dignidad na meron po si Mean at saka si Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagmamahal kina Mean at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, mag-subscribe ka na. No, para ikaw yung unang-unang nakakaalam ng mga legit updates sa kanila. At bago nga tayo magpatuloy, naririto nga po ang mga komentang napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lang, unahin natin ang naging komento ni Miss Adelia Day. Sabi niya rito, yes, true, never na tayong mawiwindang. Nailabas na nilang lahat. Pag wala na silang mailabas, ano, yung mga mababaho na sa kanilang mga sarili ang ilalantad, ilalaglad nila. Diba? Yung mga tanong sa Family Feud noon kina Tisoy, parang sinadya for them. Pasimpleng sagot na ang bigay ni Alden ay anghel, di ba? Napatalon si Ding Dong. Well, Mr. Pinas, nakahanda ang sarili ko sa mga susunod nilang gagawin, whatever it may be. No? God will take care of all the good morning po and take care. You take care to Miss Adelia Day, you know? At totoo po yung sinasabi ninyo na wala na pong mawiwindang. Siguro yung mga mawiwindang sila na po yung mga huli na sa balita, no? Sila po yung mga walang kaalam-alam sa pangyayari ka namin. Or, ito, dalawang bagay lang naman yun eh. Oh, sorry, tatlo. Pangalawa, yung mga dudangers lang. Yun din ang mga mawiwindang doon. Diba yung walang ginawa kundi duda ng duda ng duda sa lahat ng mga ipinangako ni Mean at saka ni Alden. At yung ikatlo naman, yung mga nagpapanggap lang ng mga Alden fans. Diba? Yan yung mga magre-react dyan. Thank you so much po to your comment. Now, let's go to our second comment from Miss Regina Cristilin po. Sabi niya rito, Mr. Pinas, that's every ADN's dream. To accidentally see Alden and Mean together one day, but still, we have still follow the no photos or videos requests of Alden and Mean. That's true. We don't know who Mean met with or what the meeting is all about, but the description is exactly fits Dumbo. But good Alden came later to fetch his wife. Who knows he was with her, but just allowed Mean to meet with them alone. They must have requested it. I will just wait for your updates regarding this. The rain here in Plaridel, Bulacan was like there was a typhoon passing again. Thanks and God bless you, sir. At maraming salamat po sa inyong komento, Miss Regina Cristilin po. At sa iba pong mga kababayan natin, ano, kasi hindi na natin maintindihan, di ba? Pag nag-cancel ng pasok, anong nangyayari? Di ba? Napaka-araw.
Kapag nag-cancel, pagka hindi naman po nag-cancel, lago naman po bubuhos ang napakalakas na ulan. Mag-iingat po palagi. And with regards to your comments po, Ms. Regina Tisulin po, tama po kayo. Kung pagbabatayan natin yung mga descriptions, kay Dumbo talaga, kay Dumbo talaga napupunta eh. No? Siya talaga yung lumalabas na kinatagpo talaga ni Ming Mendoza dun po sa Mega Mall. At ang tanong, ano itong kanilang pinaplano? Pangalawang beses na nilang nag-meeting. No? Yan ho yung ating uungkatin at tututukan pa mga ka-asakay dyan. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Gina Torrico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, ang may magandang kalooban ay pinagpapala. Hayaan na lang natin si Maha na bumalik sa kanyang pinanggalingan. About APT, well, I will keep my mouth shut. Dito na lang ako sa portion ng wedding vows ni Mina para kay Alden, ano? Kasahan mo na ipaglalaban ko rin ang pagmamahal ko para sa'yo. Hanggang dulo, diba? Pangakong aalagaan kita hanggang tayo ay tumanda. Pangakong hindi kita pababayaan, pangakong palagi kitang sasamahan, pangakong hindi iiwanan. Mamahalin kita ng buong buo, mamahalin kita ng walang kapantay habang buhay. Yes, Mr. Pinas, Maine is telling the truth. Lahat po yan ay galing kay Maine, lahat po yan ay galing kay Alden. Yan po yung mga bagay na talagang pinagkakatiwalaan natin dahil hindi naman po ito nagmula kung kani-kanina lang. Sa kanilang dalawa po talaga nagmula ang mga bagay na ito. Diba? Hindi po tayo nag-i-invento rito dahil may video rin po yan. Sabi ko naman sa inyo, lahat ng pinag-uusapan natin dito, basta't may kinalaman kina Maine at kay Alden galing pa sa kanilang dalawa, eh may video po tayo niyan. Kaya hindi po nila magagawang itanggi ang lahat-lahat ng yan. No? Ngayon, punta tayo sa sentro no, ng mga usapin natin ngayong umaga. Unahin natin yung unang pinagkakalat po ng mga toxic Mainers kung saan, ito nga po, no, yung sinasabi po nila, bawat pictures kasi ni Alden Richards sa kanya pong bagong teleserye, hindi ko alam kung bakit ang mga toxic Mainers ay nakatutok pa rin po kay Alden Richards. Well, I understand na dati po sila ay mga Alden fans na naging Mainers, na matitinong Mainers, na ngayon ay naging toxic Mainers na dahil po sila po ay kaanib ng mga Armin fans at sila rin po ay tumatanggap ng bayad para po sa kanilang sarsuela. Ginagawa nila ngayon, nananahimik, no? Nananahimik si Alden Richards. Puro sila comment ng mukha kang may sakit, para kang may sakit, no? Ano ba yung malubhang sakit na dinadamdam mo, no? Yun ho yung kanilang mga kino-comment sa picture ni Alden Richards. May sakit daw po, malubhang sakit si Alden Richards. At kaya nga raw po ito paayos ng paayos kay Dr. Vicky Bello para daw po mapagtakpan ang tinatago nitong sakit. Yan ho yung kanilang pinagkakalat. Una sa lahat, punta ko kayo sa salamin, baka tignan niyo po muna yung sarili ninyo, baka kayo may sakit. O kaya i-compare niyo yung mukha niyo sa mukha ni Alden. Malaman po ninyo kung sino ho yung mas mukhang may sakit. Okay? Pangatlo, no, kung si Alden po ay may malubang sakit, ano, bakit po siya kay Dr. Vicky Bello pupunta? Di ba dapat po sa ibang doktor? Dahil si Dr. Vicky Bello, more on cosmetics. Di ba? Yun ho yung kanyang expertise, hindi ho yung kung ano man mga pangkaramdaman. Diba? Gamit-gamit din kasi yung utak. At pinagkakalit pa nga nila na ito raw yung naging dahilan kung bakit si Alden Richards ay umuwi kaagad from America. Again, dalawang bagay po ang naging reason ni Alden Richards sa kanyang pag-uwi from America. Una po ay maipromote yung startup. Siyempre, no, dahil maikling panahon na lang mag-i-start na yung startup, hindi siya pwedeng October umuwi. Pangalawa ay mapigilan po ang ABS-CBN Ball na paggamit po kay Maine Mendoza. Yan ang ikalawa. Ngayon, punta tayo sa ikalawa po nilang ipinagkakalat. Ang ikalawa naman po nilang pinagkakalat ay ito naman pong si Maine Mendoza, no? Na kasama po ni Miles Ocampo at saka po nitong si Maha Salvador sa Itbulaga. Diba, napapanood naman po yan ng ibang mga fans na tumututok talaga kay Maine Guy. Ngayon, ang pinagkakalat po nila ay meron po sila mga linyahan na sa wakas, no? Matutuloy na si Maha Salvador sa ABS-CBN, maisasama na niya si Maine Mendoza sa ABS-CBN, nang sa ganun ay makagawa na rin ng movie si Maine at saka itong si Panot. Yan o yung kanilang pinagkakala. At balak pa nga nila, no? Mukhang ang balak pa nga nila, si Maine Mendoza ay gagawing sidekick lang. Dahil si Maha Salvador, ang leading lady na ibibigay kay Richard Gutierrez. Ano yung sinasabi po nila? Ngayon, kung ako naman po ay tatanungin ninyo,
sa tuso po, no, sa tuso po ng management na meron si Menggay, feeling nyo ba papayag ho na si Ming Mendoza ay gawing sidekick lang sa ABS-CBN? Ito yung mga example, no, ng mga palagi kong sinasabi sa inyo na bago po ninyo paniwalaan, ihanapan nyo po muna ng pruweba. Hindi ho yung napakalayo po sa katotohanan at suntok sa buwan kung mangyayari. Kasi ang daming mga older fans na nasa gitna na tawa lang ng tawa sa kanilang mga pinagkakalat. Diba? Dahil walang alam sa katotohanan. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.